It's another harvest. Ayun guys, kinakain sila. Kinakain sila ng mga insekto. Harvest tayo ng kamatis. At masarap itong palamigin. Then, kainin mo siya na malamig. Perfect. Ang yellow na ito guys, ang tamis. Yellow tomato, sobrang sweet. Sarap, para kang kumakain ng prutas. Ang dami ulit na hinog. Kasi, masyado nang mainit ang araw. Also here. Ayan. Parang malalaki dito. Oh my God. Ayan. This is one of my enjoyment. Mas masarap, ay huwag kang mahulog. Mas masarap makipag-usap sa mga halaman. Kasi hindi sumasagot. Just kidding. Nakaka-relax ang mga halaman. Lalo-lalo na pag namunga na, doon ang pinakamasayang parte. Ayan. Ilalagay ko lang sa paksiw itong mga to. Yung may mga crack. Kasi nasobrahan yan sa ulan eh. Kaya nagka-crack sila. Kaya mga ganito pa lang, pinipitas ko na. Para hindi sila ma-broken. Broken-hearted. Oh my God. Ayan, ilalagay ko siya sa paksiw na ista. Ayan guys. Then palamigin. At ako ay magmukbang. Ang daming nahuhulog. Did you see that? Ang daming mga nahuhulog. Ayan ko lang sila dyan. At next year, mabubuhay ang mga yan. Ayan. Naiipon. Malaki na yung aking antalaya. Growing big. Inabangan na ng aking anak. Mama, maguya, champol tayo. Ayan, malunggay ko guys. Malapit na akong makapag-harvest niyan. Ayan. Ang aking sili ay malapit na rin magkaroon ng bunga at meron na silang tsubumi or magiging bulaklak. Ayan, grow lang kayo dyan. Mukbang tayo ng tuyo, guys. Ayan, ako ay bumili ng danggit. Pusit. Bango niya, guys. Bago talaga siya. Tsaka tuyo. Samahan niyo ako hanggang dulo sa aking pagmumukbang. And this episode is special shout out sa mga 13th premier attendees ko. Ayan guys, yung kamatis. Magpapalamig ako dito at gawin kong appetizer ng aking mukbang ng dried fish or dried tuyo or whatsoever. Basta yan na yun. Samahan nyo ako hanggang dulo. Ayan guys, ako ay magmumukbang ng Pinoy food with appetizer, blackberry. Pinalamig ko siya yan guys. Did you see that? Pinalamig ko siya, plus organic cherry tomato, the tuyo, the danggit, and the pusit, and the karage, and the organic cucumber, plus suka na may sili. Samahan niyo ako sa aking mukbang hanggang dulo at naway kayo ay masyahan sa aking mukbang na ito. At ang mukbang na ito ay specially upload for 13th premier attendees. Ayan guys. Hello, ito na. Umpisahan na natin ang mukbang. Mukbang time. Ayan. Hello. Sashiburi. Akong kakain ng sashiburi nga ba? Parang madalas pero hindi ko na naalala kung kailan. Basta pagka nakakita ako ng tuyo, pusit, at danggit, talagang magi-craving ako. So, today, ako ay magmumukbang. Mayroon akong kamatis from my garden, and blackberry from my garden, and cucumber from my garden.
Ayan guys, tapos karage, leftover namin kagabi. Then ayan, kita nyo dito ang green, dahon niya ng blackberry guys. Ang dahon ng blackberry ay isang ginagamit sa old medicine. Kaya hindi siya nakakalason. So before ko siya ginamit last year, para lagyan ng piritong saging, nag-search muna ako kung ano ba siya ay, ano ba yun? Nakakalason ba siya? Kasi syempre, hindi mo alam kung baka mamaya pag nilagyan mo siya ng pagkain is mayroon siyang bad effect sa katawan ng tao. So, before ko siya gamitin, if safety ba talaga siya gamitin, nakita ko sa search, na-search ko na ang blackberry from root to leaf or dahon is medicine, ginagamit sa old medicine. So, safe siya gamitin. Dahon ng blackberry. Ayan, guys. Then, ang vlog na ito, as I've said, is a special upload for my 13th premier attendees. Maraming salamat. Simula umpisa hanggang sa ngayong 13 premier attendees namin. Parang may langaw na kapasok kasi nakabukas yung pintuan. Okay lang yan. Simula first premiere hanggang ngayon, salamat sa laging nakaka-attend sa premiere namin at sa mga nakaka-attend, maraming salamat sa inyo, mabuhay kayo. Kasalukuyan ako yung nakatambay sa bahay ni Lakbay Hara at ang lahat ng mga members is na bigyan ko na rin sila ng 10 oras at ang walang harang is medyo 26 minutes yata yung ano ko, last premiere ko. Ayan guys, may towel ako. Mas gusto ko kasing pinapawisan ako kaysa mag-aircon. At saka, syempre, tuyo yung ulam ko. Ayoko namang isarado yung pintuan pag uwi ng mga anak kong baho-baho ng hiya or bahay namin. So, open lahat, open air, kaya may langaw na nakapasok. May langaw dito guys kapag season ng ganitong tag-init. Wala yan sila kapag winter. Ganon. Then, back to topic tayo. Ako ay nakapag-play na sa lahat ng 10 members attended. At saka yung tatlong nag-attend, nag-on-the-spot membership. Shout out to you sa inyong tatlo. G. Benetis, Ralph Lion Pagubo Vlogs, and sino pa ba yung isang on-the-spot nag-member sa akin? Sorry, hindi ko na maano. Nandun sa listahan ko. Hindi ko na listahan ko dito. Basta yung tatlong nag-member sa akin no on the spot na nag-avail ng membership. Thank you so much sa inyo. Ay, sorry, si ano pala. Melanie, Teng Sons Vlog. Hi, Ceci, thank you so much. And shout out to all my subscribers. Shout out to all my super chatters, super stickers. Shout out to all my subscribers. At saka, yun nga, subscribers, members. And sa mga parating pang subscribers, kung napanood nyo ito, welcome and shout out. Thank you so much. And ulitin ko, kanina ang aking topic na sinabi is 26 minutes yung aking last premiere, kaya ako nagbibigay ng matik yan kapag member ka, 10 oras. May harang ka o wala, pantay-pantay kayo. Kahit anong level ninyo is pantay-pantay kayo na 10 oras. Then, 7 oras sa walang harang at 6 na oras sa may harang sa doon sa 13th premiere ko kasi umabot siya ng 26 minutes. So if less than 20 ang regular kong binibigay na free WH is sinsyanahan nag-ano ko ng towel pangpunas, pawis kasi pawisin talaga ako sa liig. Ang unang papawisan ko, tutulong ng pawis ko is liig. Minimum ko talaga na binibigay if less than 20 minutes yung aking premiere is 5 minutes sa may harang at 6 na oras naman sa may harang at matik 10 oras sa mga may harang. Mga member, sorry. Ayan guys, tao lang nagkakamali. Ayan guys, umpisahan na natin ang ano, naghugas ako ng kamay, my hand is already clean and let's eat using only hand. No spoon, no chopstick. This is my first time to do this in front of the camera. Na magkakamay. Ayan, then, nangasim na ako. Ano siya guys, ang blackberry is, may nagsasabi, uy, bakit red? Kasi ang blackberry from a flower, magiging, bunga, magiging green. After niyang magiging bulaklak, magiging bunga siya, green ang kulay niya. Then after that, magiging red. After niya magiging red, hindi mo siya pwedeng kainin. Kailangan intayin mo siyang magiging itim.
once na maging itim na siya, pwede na siyang kainin. Kaya tinatawag siya na blackberry. Yun. And guys, unahin ko to. Kasi parang nangasim ako. Matamis. Matamis siya kapag tuloy-tuloy ang ulan. After ng rain, tag-init na, maasim na siya. Parang kumakain ng mangga, siniguelas, ano ba ito? Marami siyang klase, marami, bawat bunga niya, iba't ibang lasa. Kakaiba nga ito eh. Kakaiba siya, as in, kakaiba. Ang tamis. Lalo na pag palamigin mo, nakusugoy, ang sarap. Ang makukuha mo, maasimin na. Ang makukuha mo na pinaka-the best na vitamin sa kanya is vitamin K and vitamin C. Vitamin C and vitamin K, pag samahin mo, is anti-aging. Anti-aging. Kaya guys, kung may pagkakataon kayo magtanim ng blackberry, plant now and harvest next year. Na sa Japan, nabibili ko lang ito sa isang yung mga home center, nagbibinta ng mga planters ay magbibinta ng mga tanim. Nabili ko siya ng 780 yen, isang puno, nung last year, 2017. Tapos 2018, nag-harvest na ako. Until now, tuloy-tuloy na yan. Hindi ka papalyahin. Napaka-aggressive niya magbigay ng bunga. Napakaganda niya, antioxidant. And if we say antioxidant, is generalized na yan ng buong katawan, from head to toe. Antioxidant. Panlaban sa mga mabubulok o panlaban sa mga nabubulok. Isa na yan yung, pag nabubulok, pag sinabi mo nabubulok, cancer, diba? So, antioxidant, vitamin C, vitamin K, mineral, at good for brain function din ang blackberry. Ayan guys, para for more information, i-search nyo na lang. Kasi yung mga basic lang yung mga ano ko, yung mga natandaan ko lang yung aking mga sinasabi. Ayan. Ay, ang tamis. Ayan yung kanyang loob. Black. Black talaga, kaya blackberry. Suka. Then kamatis. Aking kamatis is dalawang kulay. The yellow one, magiging orange na siya sa sobrang hinog na niya. And the red, ayan red and yellow. Dalawang kulay. Matamis. Matamis itong yellow. Matamis. Yung fruity ng kanyang taste. Maghirugaro sa kutsi mo. Spread out to your mouth yung kanyang fruity. Parang siyang prutas. Ang yellow is taste like fruits. Fruits or vegetables. Parang ganun. Dala ko pa yung kaldero. Ang yabang. Akala mo makakain ng marami. Karage. Sausaw suka na may sili. Let's eat. Before pala kumain kayo, nagdasal na ako. Sorry, hindi ko na pinagdas camera. Thank you so much, guys. First time kong gawin to. Tuyo. Sarap. Anyway, special thanks nga pala kay Manalab Mana sa iyong pagbigay ng libre na isang pack na danggit, guys. Mahal lang ang dito ng tuyo. Tapos binigyan ako ng libre. Manalab Mana, thank you so much. More blessings coming back your way. Thank you sa iyong pagbigay ng free. Tuwang-tuwa naman si Cordapia. Kumakain ng anak ko nito, pusit. At saka danggit. Ay, sorry. Pumatong. Hala, dyan ka na nga. Ang sarap. Bago ng pusit nila.
bago siya. Sarap. Sarap. Uy, shit. Perfect. Shout out nga pala sa aking mama sa Cebu. Mama Alicia. Shout out sa iyo, ma. Salamat sa iyong support talaga. Stay healthy. Stay strong. Ayun, naway tayo ay magkita-kita pang muli pagkatapos nitong pandemic. Pagsisikapan ko makaipon. Diyos ko, Lord, ano bang iipunin ko? Para kami makapagbakasyon at makita mo ang aking bunso, ma. Salamat, ma, sa iyong laging suporta at saka stay healthy. Lahat kaming mga anak, sa 8 kaming magkapatid, panglima ako, lahat kaming mga anak ni Papa, magaling magkamay. Pero ang Papa namin, nasaksihan ko na hindi marunong magkamay. Paso malangit na kayang kaluluwa pa, hindi na magkita niyang gilibak. Ayun. Punta kami ng bundok kasi magdamo sa ano, sa aming uma, taniman. Tapos magbaon kami. Nakabatsa daw ng saging. Dapat may isang kutsara. Kasi kung walang kutsara, hindi yan kakain ng Papa namin. Titiisin niya yung gutom niya. Ayun. Na ano, naalala ko yun. Hindi talaga siya kumain. Awang-awa ko sa Papa kong time eh. Kasi sobrang kabisihan. Kami rin mga anak, hindi rin aktibo. Hinayaan lang namin yung mama namin maghanda ng aming pagkain na baon. Nakalimutan yung kutsara. Hindi talaga siya Papa kumain. Magaling kami magkamay, pero ang Papa namin hindi marunong magkamay. Ang sarap ng danggit. Not salty. Not salty at saka bago talaga siya. Iba kasi yung luma. May amoy siya. Iba yung bago. Fresh yung amoy niya. Amoy dagat. Sorry. Ang sarap. Ang sarap talaga. Sensitive ang blackberry. Pinitash mo siya ngayon today. Kinabukasan, mag-start na yan siya mag lambot. Tapos magkaka-molds. Yan ginagawa ko sa kanya. Kung lulutuin ko siya ng jam, stay ko siya ng isang araw lang. Kinabukasan, lulutuin ko na siya. At kung gusto ko siya ilagay sa freezer, on that time na akin siyang pinitas, ano agad, ilalagay ko agad siya sa freezer. Para ma-preserve yung kanyang freshness. Ayan. Psycho. Sarap talaga ng organic. Feeling safe kapag ka-organic ang ginakain mo. Kaya kahit pangit ang bahay na to, kahit pangit din naman ang bahay namin sa Pilipinas, instead na apartment, walang lupa, nagtitiis ako dito kasi may privacy na siya kasi buong bahay siya. At the same time, nakakapagtanim ako sa front yard ko. Sarap. Kahit on this season lang, makakain ka ng organic. Feeling, ano ka na, feeling, feel good. Mahal kayo ng organic. Tapos hindi ka pa sure talagang organic nga ba? Diba? Pusit. Lapla akong tissue. Makita ito ng anak ko, sabihin naman,
Uy, oray mashi, masaya daw ako. Nagsaya daw ako mag-isa. Sabi ng bunso ko. Wala akong tissue. Ganito, maraming tuyo. Niluto ko siya lahat eh. Para isang ano lang, isang amuya ng kapitbahay. Tamang-tama pagkatapos magluto, dumating yung kapitbahay namin. Bahala sila sa buhay nila, basta ako nag-i-enjoy ako. Sama ng ugali. Kaya isa rin sa gusto ko eh, kasi nakakain ka ng tuyo. Kasi kung sa apartment ka nakatira guys, hindi ka pwede basta-basta magluluto ng tuyo. Kasi ayaw ng mga hapon ng amoy na to. Meron nga ako narinig na kwento eh. Nakatira siya sa apartment. Bago lang siya sa Japan. Nagluto ng tuyo. Tumawag ng pulis yung kapitbahay. Ni-report sa pulis. Sabi ng kapitbahay, baho-baho daw. Baka daw may namatay. Alam niyo, sorry, kumakain ako. Bakit daw ganun ang amoy? First time siguro na nakaamoy ng ano ng tuyo. Amoy ng tuyo. Kaya hanggat maaari ayaw namin lumipat. Kasi freedom ako makapagluto ng tuyo. Isa din yun sa reason. At saka may isa din sa advantage na wala kang asawang hapon. Makakain ka ng tuyo. Sababo ng kaligayahan. Ano? Pinagpalit yung asawa sa tuyo. Kasi dati yung ama ng aking dalaga, ayaw niya nito. Sabi niya, bumili ka lang ng kahit anong produkto ng Pilipinas. Huwag lang yung tuyo. Dahil nasusuka daw siya sa amoy. Ayun. Hindi na ako naluto. Isang beses ko lang ginawa yun. Kasi binigyan niya ako ng brochure ng Philippine food. Sabi niya sa akin, mag-order daw ako. Kasi magpapa-order din siya ng yung mango juice. Ang haba na ito. Yung mango juice na Gina Nectar nga bang tawag doon sa mango juice na yun. Na-miss ko na yung tuyo. Nag-order ako 10 pack. Niluto ko siya habang wala yung asawa. Pag uwi niyo, galit na galit sa akin. Busog na ako. Sabi niya sa akin, ano yung amoy na yun? Anong niluto mo? Sabi ko, dried fish. Pinakita ko sa kanya natira. Ay, masuka-suka siya. Mag-order ka na ng kahit ano, wag lang yung tuyo. Kaya, simula nung lumayas ako sa poder niya, I'm happy. I can eat tuyo anytime. Wala eh. Kalugtong to ng buhay natin eh, mga Pinoy. Meron naman hindi kumakain ng tuyo. Pero alam ko, mostly mahate talaga sa tuyo. Pero pag nasa Pinas ka, ilang beses akong naka-uwi ng Pilipinas. Actually, last ako naka-uwi is 2012. So, 9 years na walang uwian. Pag nasa Pinas ka, pag nasa Pinas ako, hindi ko napapansin to. Kapag nasa Nihon ka na, nasa Japan, nasa ibang bansa ka, nasa ka mo ma-realize na pala dala ko ng marami. Diyos ko, Lord. Na sobrang kabisihan din siguro. Kaya, hindi mo rin mapapansin yung mga gusto mong kainin pagdating mo na dito, saka mo siya gustong kainin. Ayun. Ayan, guys. Suro-suro uwarin si Masyo. Kasi mahaba na yata to. Wala nang kwenta yung mga kwento. May choice. How to detox? Kasi nga ito is salty. Tapos talagang pag kumain ka ng tuyo, normal talaga kakain ka ng maraming kanin. Para ma-detox mo yung salt and sugar na pinasok mo sa yung immune system, saksisib ka uminom ng lemongrass tea. Ako bumibili lagi ng lemongrass na frozen product ng Vietnam from sa Don Quixote guys. Sa mga nasa Japan na gustong bumili ng
kino-commercial na sa TV yung TV ng Japan, yung ano, langawak, kakainin kita kaya. Ano kaya lasa? Kino-commercial na sa TV yung lemongrass na pangpababa siya ng cholesterol. So, bago magmahal ang lemongrass sa mga nasa Japan, kung may chance kayo magtanim, kasi ang tanim ko is katutubo lang. So, hindi pa ako pwedeng umani. So, during hindi pa ako pwedeng umani at naubos na yung niani ko last year, is bumibili ako sa Don Quixote. Don Quixote, guys, nasa freezer siya nakalagay. Yung nasa Japan na gustong bumili ng lemongrass, mapapanood no to, or kung sa nakapanood, naghahanap ng lemongrass na yung kakilala, sa Don Quixote bumili kayo ng lemongrass. Product nga lang siya ng Vietnam, frozen. Yun yung aming iniinom lagi ng aking mga anak after ng hapunan, kasi once a day lang kami umiinom. At take care din kayo sa lemongrass, guys, kasi mayroon din siyang side effect kapag na-over ka sa pag-inom. 3 heads of lemongrass is enough for one day supply. Pwede mo siyang inumin morning, afternoon, and evening, or lunch, after lunch pala. Kami umiinom is night lang. Yun. Guys, hanggang dito na lang bago ako sumubot at pusing ko na to. Actually, sabong-subo na ako. Ang sarap, ang tamis. Isa pa, ikuwento ako. Natutuwa ako sa schoolmate, first year, second year, classmate sila ng aking anak. Ang kanyang mother is Pilipina din. Sorry, hindi ko naman ginagamit sa pagsubot eh. Makati siya eh. Makati. Hindi Venezuela. Ayan guys, yung batang na yun, pumunta na ng bahay para humingi ng blackberry. Dalawang beses ko siya pinadalahan ng naka-plastic kasi tuwang-tuwa siya. Kahit maasim, sabi niya, ay ang asim, pero kain pa rin siya ng kain, nakakatuwa. Mas mahilig pa siyang kumain ng blackberry na fresh kaysa anak ko. Ang anak ko, pinipilit ko pang pakain ng blackberry na fresh. Gusto niya jam, ilalagay sa ice cream. Yan, ganun din yung bunso ko. Ako lang bumabanat nito ng fresh eh. Kung hindi siya, madalas is yung smoothie. Then minsan, pinapalamig ko, ginagawa akong snack. Ayun guys, hangin din na lang. Ang daldal ko talaga. Kapag ako nakaharap sa camera, parang wala nakatapos ang daldalan. Pasensya na talaga. Alam mo, nakakatawa mag-vlog, no? Kahit mag-isa ka lang, siguro yung tataka yung mga kapitbahay ko. Mag-isa lang magsalita. Isipin na lang nila, may kausap ko sa phone. Wala akong pakialam, basta masaya ako. Ayun guys, hangin din na lang. Thank you so much na nakapanood hanggang dulo. Sa mga tumambay hanggang dulo, thank you so much guys. Naway umangat tayong lahat. Naway umabot tayo ng 1,000 subscribers tayong lahat. Walang iwanan. Ang ating kalaban sa YouTube, sa pagbe-vlog, walang iba, kundi sarili natin. No? Wala tayong kalaban, wala tayong kompetensya. Ay, ang laki na niya, kumpitahan ko siya. No, tapos may stress ka na kasi hindi mo siya kayang lagpasan eh. Hindi mo siya kayang lawangan eh. May stress ka na. Wala tayong kalaban sa pagbablog, sa pagpapataas ng subscribers natin, tayo lang mismo sa ating sarili. Kahit ako busy ako, bilang isang single mom, wala akong katuwang sa trabaho sa loob ng bahay, at magtatrabaho ako sa labas, free time ko lang ginagamit ko, basta everyday online ako. Hindi pwede sa isang araw, hindi ako makakatulog hanggat hindi ako makaka-online. Since from the beginning, attitude ko na talaga yun. Noon, nung hindi pa commonetize at hindi pa umangat ng 1,000 yung subscriber ko, everyday ako nagbablog. Nag-upload anything, yung talagang hindi ako mapakali hanggat hindi ako mag-upload. Pero nung nag-monetize na ako, medyo naglaylo na ako kasi gusto ko naman iangat yung mga views ko. So, hindi na ako nag-upload araw-araw. Ngayon nga, once a week na ako nag-upload para mami-maintain ko sana yung views ng bawat content ko. Kasi importante yung views ng bawat content natin, guys, sa mga naumpisa pa lang. Hindi paramihan ng upload. Oo, mas maganda marami kang upload para mas marami kang malalagyan ng ads during ikaw ay monetize na. Pero, ang importante is dapat iangat natin yung views natin. Kasi ang ating revenue is nagdidepende sa views natin. Hindi nagdidepende sa bawat content. Ang content natin, kung quality yan, mataas ang revenue yan, kapag mataas ang views. Ganun. Then, maliban na lang kung mag-gawa ka ng kababalaghan, kahit wala kang views, may kita ka. Pero kung organic lahat ng iyong earnings sa views, mas maganda na iangat natin yung views natin. By, alam nyo na,
promoting our channel from channel to channel. Yun yung aking i-share ng konti sa mga basic information kung paano ipapaangat ang ating channel. Huwag tayong gumamit ng ninja para ating i-up yung ating channel. Mabagal ang angat niyan. Kasi ngayon ang mga tao, tamad na silang mag-type sa search ng iyong channel. Kung ano yung channel na nag-comment doon, yun yung babalikan. Diba? Aminin nyo, kahit sino naman yan ang gusto. Kasi takes time kaya mag-type ka pa dyan sa search ng channel. Nag-type siya, tapos ilagay niya yung kanyang channel main. Iha-heart lang niya, or di kaya ilalike. Hindi siya isa-search. Kasi it takes time eh. Maliban, unlike kung main channel mo ilagay mo dyan, automatic puntahan ka. Matik agad yan. Click mo lang, isang klikan mo lang, makakapunta agad sa bahay mo. Kaya the better, use your main channel to promote your channel is use your own channel, your main channel, from channel to channel. Yun yung aking, isa sa aking gustong ibahagi sa mga nag-uumpisa pa lang na naggumagamit ng ninja para ipaangat ang kanilang channel. Mas the better na comment kayo using your main channel rather than a ninja. Ayan guys, dito na lang magtatapos. Maraming salamat sa inyong pagpapanood mula umpisa hanggang dulo. Mabuhay lahat, magmahalan, magbigayan, and stay connected. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Until here.